Good morning po. Tara po at mag-coffee muna tayo. Okay? So, while having my coffee right now, syempre, I have my Bible with me. Or should I say, yung mga downloaded na versions ng Bible dito sa aking CP. Meron po akong ilang version dito. Ang gaganda, especially yung New American Standard Bible. In fact, karamihan ng mga magaling na theologians, ginagamit po itong New American Standard Bible. Tsaka si Eli Soriano, no? Paborito po niya ang New American Standard Bible. Okay? Maganda po kasi itong salin na ito. Pero ang ating pong topic, maliwanag po naman sa inyong mga screens, no? Kapag ka ikaw ay bata pa, yun, pasok tayo dyan eh. Pag bata ka pa, ang iyong desire o ang iyong mga minimithi, yan, yung mga bagay na sa'yo nagpapasaya, syempre, check tayo dyan. Pero hindi mo namamalayan, pag tumanda ka na, you will come into realization na yung pala mga dinisire ko mga bagay na yan, naluma na. Okay, let me cite you or let me give you a good example. Meron po akong nakausap na ngayon may edad na pong babae. Meron siyang guy na gustong gusto, no, during nung kapanahunan po nila, syempre. Dinidesire-desire niya ito, pero kailan man daw, hindi siya pinansin nito. Kausap ko po siya 2-3 days ago. Sabi niya, useless lang naman kasi. Sabi niya nung bata pa siya. Nag-aaral po siya nung sa UST. Useless naman kasi kung magpapapansin ako dito, ganito, ganyan. Way back in the 80s pa to. Pero hanggang dumating naman yun, tayo sa kabutihan ni Lord, nakapag-asawa siya, nagkaroon siya ng mga anak. Until lately, nagkaroon ng chance na nakita niya itong guy na ito. Nagpasalamat siya sa Lord, sabi niya, Lord, salamat. Mas gwapo yung napangasawa ko kaysa dito pala. Kasi nung tumanda po talaga yung lalaki, ibang-iba na raw po yung itsura. Mas matanda pa sa kanila. Pero nung bata raw yun, talagang, alam niyo yun, yung famous, popular, ganon. Tipong ganon, no? I think yung lalaki, parang crush ng bayan, something like that. Yung mga alam niyo noon, active sa esports, you know, into esports. Sabi ko, tita, ano naman pong nangyari? Sabi ko naman. Nakita ko lang siya, then parang casual na lang. And then ang na-realize daw niya, ito nga pong ating pag-uusapan ngayon. Meron tayong mga dinidesire nung araw, no? Na tawag dito, marirealize mo pagdating ng panahon na nagbabago pala. Nag-iibang itsura pag tao. Pero pag gamit naman, naluluma. Like me, dinidesire ko dati nung kapanahunan nung iPhone 6. Naalala ko dati, ang ganda ako. Ganito, ganyan, ganun, ganun. And then sa paglipas ng panahon, hindi ko namalaya, nagkaroon din pala ako noon. Ay ngayon sira na nga po, di ba? Sabi ko, oo nga, no, dinisire ko ito dati, pero ngayon, mas marami ng maganda ritong bagong mga cellphones. Correct? Correct. So, ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Mga Bibles, please. Ako, downloaded na dito sa cellphone yung mga Bibles ko. Marami akong version, pero yung gusto ko itong banat ni New American. Pasensya na po pag kinaubo ko para kung, ewan ko po ba, kasi acidic ako eh, no? Ito, gusto ko yung banat ng New American Standard Bible. Pero unahin muna natin yung NIV, New International Version. Ito po yung 1 John chapter 2 verse 17. Please, Bibles, please. Kung naka-download na sa cellphone, mas maganda, please. Mas mabilis. 1 John chapter 2 verse 17. New International Version. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Napakasimple and yet napakasustansya. Napaka grade 1, I mean napaka elementary, no? Hindi na kailangan ng paliwanag. Pag nabasa mo, pag narinig mo, nabasa mo yan. Uy, alam ko na i-explain, di ba? Okay, pero explain ko pa rin. Yung tinatawag ditong the world
and its desires. Ayun po yung sinasabi ko kanina. Siyempre, you are desiring. You are desiring someone or something, di ba? Oh, yung someone na dinidesire niya, tumanda na, nakapagpasalamat siya, Lord, mabuti hindi ito nakatuloyan ko. Kasi while you were young, parang bulag ka eh. Parang, eh, ito ang gusto ko. Oh, ito, wala akong papakinggan. Ito gusto ko, ganyan. Okay. But, pag lumipas na ang panahon, nagbabago. Kaya tignan mo, the world and its desires pass away. But whoever does the will of God lives forever. Pag-uusapan natin yung will of God. Gusto niyo pong malaman, ano po ba ang will of God? Ano po ba ang will of God? Ano po ba ang will of God? Okay? Ang will of God po ay yung kaisa-isang bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Ha? Ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon? Ang manampalataya tayo sa kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Yes? Yes. Kaya kung nagawa mo na yon, yun ang magli-live forever. It lives forever. Okay? Punta tayo sa English Standard Version, which is the popular version as of the moment. Okay? And the world is passing away along with its desires. So, binanggit na naman si desires. But whoever does the will of God abides forever. Mas maganda yung banat niya sa abides. You will abide forever in the embrace and love of Jesus. Yes. Lahat ng bagay dito sa mundo. Sige, tingnan niyo po. Subukan niyo pong i-rewind. Mag-throwback kayo sa YouTube. Tignan ninyo yung mga cellphone dati, yung mga 2013, 2014. Yung mga bagay na yan na dating mahal, ngayon kamumura na lang, hindi ba? Oh. Ako, umorder ako ng bagong iPhone 4S sa Shopee kasi kailangan ko ng backup phone. Kasi gusto ko pong pantawag yung mga yon sa totoo lang. Ang gaganda. iPhone 4S, nakabili ako ng 800 pesos. Alam niyo po ba kung magkano dati yan nung unang labas? Halos maglaway kami nung bumili yung kaibigan namin. Bumili siya 35,000. Isa lang yung bili niya. Ako sa halagang 1.6, dalawa na yung nabili ko. Isang puti, isang itim. Mga backup phones ko lang po. Diba? So, yung pong sinasabi ko, ngayon 800 na lang, dati binili niyang mahal. So, nagbabago pati value. Alam niyo, pati value ng mga tao nagbabago. Okay, makinig po mabuti. Pag ikaw ay nasa pwesto, halimbawa ikaw ay politiko, mabango ang tingin sa'yo. Pag ikaw ay artista, kasikatan mo, maganda ka, bata ka, mabango at maganda ang tingin sa'yo, gwapo ka. Pero pagdating ng panahon na inuuban na ang buhok mo, puting-puti na ang buhok mo, ang mga roles mo, hindi na kagaya ng dati na lead roles. Ikaw ay lolo o tatay, ganyan ang mga roles mo. Nagbabago, nagbabago lahat. Yung binili naming kotse dati, daddy ko, ay mahal po yung kotse namin na yon. Ngayon, wala na. Kasi itinirik kami yan sa expressway. Sabi namin, ah, hindi na lang. Mas maganda mag-commute, di ba? Pero may plano kami bumili ng bago. Hindi naman, I hope next year. Pero right na naman, marami naman tayong jeep. Marami tayong, marami tayong mga buses, no? Okay na naman, tapos na yung pandemic. O bakit ka pa bibili ng sasakyan? Para sa amin, pero bibili din kami yan eventually. So, nagbabago po lahat. Yung kotse namin yan, na dating bagong-bago, ngayon talagang, ibig ko sabihin, ganun lang ang pinuntahan. Nag-gets po ninyo yun? Kaya wag na wag kayong papayag na hawakan kayo ng mundong ito. Okay? New American Standard Bible. The world, ito yung magandang salin. The world is passing away. Gusto ko yan. The world is passing away and also its lust. Ayun ang gusto ko sabihin kanina. Kanina ang binanggit niya rito, desires. Ngayon ang salin ni New American Standard Bible at naniniwala ako mas accurate ito, lust. L-U-S-T-S. Lust. Lust. But the one who does the will of God lives forever. Alam po ninyo yung lust? Lust. Ito yung sobrang dinidesire mo. Last, dito pumapasok yung maling relasyon.
both tao may asawa, yung lust biglang nag-activate, yan po yun. Yan po yung sinasabi kong lust. So ganyan inihahalin tulad ng Bible lahat ng bagay dito sa daigdig na ito. Okay? And also its lust. Pag sinabing daigdig, pag sinabing mundo, nandoon ang lust. Kaya ang tanging gamot sa lahat ng bagay na yan ay si Jesus Christ. Huwag kang padadala. Oo, hinahype tayo. O may bago na naman. Walang katapusan. Laging may bago. Sabi nga ng isang magaling na mga awit na si Sampaguita, meron kaming plaka nito, yung isip ay nalilito pag nakakita ng bago. Amen. Lahat ng bagay sa mundo ay isang malaking tukso. Quoted po yan para Miss Sampaguita. Okay? Meron kaming plaka ng Sampaguita. Paborito ng aming airmats yun. Pinupunasan ko nga po yung plakang yun kasi parang gasgas na. Pero bago ko patugtugin, pinupunasan ko muna. Para at least, talagang narinig na yung gasgas, kaya mas pinapakinggan ko na lang po sa Spotify, no? So, ba't ba tayo napunta roon? Okay, so, yeah. Lahat po ng bagay sa mundo, isang malaking tukso. Sabi ko po sa inyo. Kaya mag-iingat po tayo. Huwag mong ipagpapalit ang mga magulang mo dahil lang sa mga bagay na lumilipas. Huwag mong ipagpapalit ang dignidad mo, ang sarili mo dahil sa mga bagay na lumilipas. King James Bible, and the world passeth away, and the last din ang ginamit, ahawalad thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Ang will of God ay yung manampalataya tayo sa kanyang isinugo, ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Okay? Meron din po akong Holman Christian Standard Bible, and the world with its lust is passing away, but the one who does God's will remains forever. Ayun. So, yan lang po ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon. I hope this is a reminder for us. Okay? Ngayon po, sobrang dami ng mga cellphones na naglabasan, sobrang dami ng mga kotse na ang gaganda. Gusto ko talagang bumili rin. Oo. Pero ako po kasi ngayon, meron tayong practicality mentality. Di ba? So, kung ano yung kaya mo na magpapasaya naman sa'yo, doon ka. Huwag mong pipilitin yung bagay na hindi mo kaya kasi lumilipas lahat yan. Magkakaroon ka din yan in time. Di ba? Sabi ko nga doon sa iPhone 6 ko eh. Nakita ko yung commercial yan, I think 2014. Ang ganda ako. Numabas yan. Ang presyo, tinignan namin dito sa may SM, ano, Mega Mall. 65,000 pesos. Ah, 65,000. Wow. Tapos, di ko namamalayan. Nagkaroon din naman ako pag paglipas ng panahon. Mura na lang, di ba? So, ayun pong sinasabi ko. Lumilipas lahat, kapatid, value. Maganda ka ngayon, huwag ka magyabang. Gwapo ka ngayon, huwag ka magyabang. Kasi, eventually, lilipas lahat ng yan. Pero ang hindi lumilipas, yung katotohanan na tinanggap natin si Jesus at yan ay mananatili forever. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the love of Jesus, share this video, and share His grace. Thank you, and Jesus truly loves us all.